Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga anak, ang zikr ay isa sa pinaka magandang virtue ng isang mananampalataya. Ito din yung ito ay 292 times sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala to encourage the believing men and women to engage themselves in remembering Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak, ito ang isang hadis ay sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang zikr ang pinakamagandang gawain ng isang mananampalataya. So, while waiting for Ramadan, the best alat na kulihan is magplano ka na ano yung zikr na gagawin mo. Right? Ipaplano mo at umpisahan mo ngayon at gagawin mo siyang habit hanggat dumating ang Ramadan. At ang advice ko sa inyo, huwag kayong magpaka-exaggerated. Diba? Hindi yung gusto mong gumawa ng isang zikr na 1,000 and then pagkatapos ng middle of Ramadan, wala na. Ngayon pa lang, umpisahan mo, no matter how small, ang importante araw-araw ay ginagawa mo. So, syempre, ang pinaka-sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is meron siyang mga specific na dhikr after fajr, after maghrib. Ito yung mga seek protection mula sa mga shaitan, sa mga evil ng ating mga sarili, evil ng mga tao, ng mga jinn. Right? Ito yung sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinatawag ito na ma'thurat or tahsinat or portraits ng of the believers. Pwede mo itong kunin ang yung apps niya sa Google mga takulakan. So, mga anak, dhikr is, sabi ng isang tabiin, ang dhikr daw ay katulad ng kahalagahan ng tubig sa isang isda. So, isipin mo, the moment anak na walang tubig, na wala yung isda sa tubig, automatically mamamatay yung isda. So, ganoon ka anak, ka-importante ang dhikr sa puso, sa pananampalataya ng isang mananampalataya. So, ang masasabi ko lang sa'yo is start now, no matter how small. So, for example, after fajr, hanggang dhuhr. Ano yung gusto mong i-dhikr? So, halimbawa, ang gusto mo lang i-dhikr is astagfirullah al-adhim. Huwag mong i-mix-mix. Right? So, mag-umpisa ka ngayon. So, kahit na i-dhikr mo lang is astagfirullah al-adhim, 10 lang, hindi kailangan ng 1,000. Ang importante, araw-araw, between fajr to dhuhr, nag-astagfirullah ka. Every time na maalala mo yung Allah, astagfirullah al-adhim. Nag-uugas ka man ng plato, nag-aaral, nagpapahinga, nakahiga, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Then, dhuhr to asar. Diba? Asar to maghrib. Maghrib to salatul isya. Bago ka matulog, ano yung dhikr na gusto mo gawin? Kasi anak, sabi ko nga, kailangan mo itong maging habitual dahil ang ibada o ang Islam is way of life, right? And actually, at ako layakan, ang pinaka-the best na dhikr is every time na may gagawin ka, maaalala mo yung Allah. Simply, bismillah. Papasok ka ng ZR, babasahin mo yung dua. Paglabas mo ng ZR, babasahin mo yung dua. Kakain ka, babasahin mo yung dua. Matutulog ka, babasahin mo yung dua. Kung ito ay lahat, no, bawat kilos mo ay binubuo ng dhikr, then automatically, remembering Allah became way of your life. Subhanallah. And dhikr also, at ako liyakan is, napaka-importante dahil isipin mo yung palasyo na napakaganda, ikumpara mo sa isang palasyo na walang garden. Right, ito, palasyo A, walang garden. Palasyo B, may garden. Palasyo C, puno-puno ng garden. Right, sana mas maganda doon. So, ang zikr at takulayakan ay napakadali sa ating mga bibig. Pero, napakahirap gawin para sa ibang tao. Kasi nga, we're busy too much in social media. May isang sinabi yung Rasul sallallahu alaihi wasallam na sabi niya, may mga zikr na napakadali sa dila. Right, and sa kilatani fil mizan, napakabigat sa scale, and habibatani min rahman. Most beloved sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Pero ilan sa atin, lumipas ang buhay niya ng 20 years, ni subhanallah hindi niya magawa. Mga anak, ang dami ng iba't ibang klase ng dhikr na itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo na sa mga taong gustong magtauba, gusto nilang nais nila ang pagpatawad ng Allah sa mga pagkukulang nila sa kanilang buhay. Paramihin mo yung tahlil, yung la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Right? Subhanallahi wa bihamdihi, simple lang. Pag naka 100 times ka, kahit ang kasalanan mo ay puno niya ang kalagatan, lahat ito ay patatawalin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga anak, through dhikr, simpleng dhikr, makakamtan natin ang tranquility, ang serenity, ang peace of mind, at makakamtan natin ang kapatawaran ng Allah at ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So bago pa dumating ang Ramadan, start now and make it a habit no matter how small. Walillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.